Ma, hindi tayo pwede magpa-apis sa mga yan. Ano yun, kung kailan gusto nila sumugod, pwede sila sumugod? Dave, anak, huwag ka nang sumali dito. Away namin ni Marlene ito. Ma'am, mula nung kinalaban nila kayo, kalaban na nila ako. Ipagtatanggol kong pamilya ko. Ma. Ma, alam ko na kung anong gusto kong gawin. May karapatan pa naman ako sa mga business ni Daddy, diba? Of course, anak. Ano yun? Hindi makasagot si Elizabeth sa akin nung tinanong ko siya kagabi. Alam mo, JR, tansya ko tinatago niya ang kakambal mo, eh. Pil na pil ko rin yun, eh. Kailan, siyempre, hindi tayo makakilos dahil siyempre wala man tayong ebidensya. Alam niyo, si Manuel ang makakasagot ng lahat ng ito. Entrapment operation ang kailangan natin dito. Oh, hindi yun ang gawin natin, anak. Sige. Kakausapin ko yung kaibigan ko sa NBA para ma-set up na ito. Hello, gets? Huwag po kayo mag-alala. Kukonsult ako ng abogado para labas po kayo dito. Ah, hindi. Oks lang ako, JR. Mabuti pa. Unahin mo muna yung kapatid mo. Oh, anong ginagawa mo dito? Ako ang papalit sa mami ko. May karapatan pa naman ako sa negosyo na to, di ba? Gusto mo rin mag-inventory? Gusto ko sa operations. Talaga mo hindi kayo titigil ng lola mo? Andi dito na naman ba kayo para guluhin ang buhay ko? Para itago pa rin ang anak ko? Pwede ba? Wala nga alam ang mamita ko sa mga sinasabi mo. Siguro ikaw, wala kang alam. Pero hindi mo kilala, lolo. Kilala ko ang mamita ko. At nasa kanya lahat ng tiwala ko. Sa'yo ako walang tiwala. Walang-wala. Pwede ba ayoko na mag-aksaya ng oras? Magsisimula na ako magtrabaho itong araw na to. Magsiset up na ako ng operation para buhuli ko na ang manual na yan. Ayaw na itong patagalin. Dapat mahanap ko na ang kakambal ko. Huwag ka mag-alala, JR. Manalig ka lang. Magkikita rin kayo ng kakambal mo. Eh tayo. Kailan tayo magkakasama? Sa isang bahay. Kailan mo ako pagkakasalan? Kapag naayos na natin yung mga problema natin, magpapakasal ako sa'yo, JR. Kahit kailan. Mahal na mahal kita, Audrey. Mahal na mahal. Ako din, JR. Mahal na mahal din kita. Audrey. Bumalik ka na sa trabaho mo. Dave. Ako na ang bagong operations manager dito. Kaya bumalik ka na sa trabaho mo. Ikaw, kapag dadalaw ka dito, dumalaw ka ng tamang oras. Pagka-break o kaya walang trabaho, nakakasagabal ka na eh. Buk, pwede mong tuntahanin sa magandang usapan. Kung bastos. Pwede ba? Sino ba mas bastos sa ating dalawa, ha? Teka lang, JR. Kapal din ang mukha mo, ha? Tama na. JR, okay na ako. Tama rin naman si Dave, eh. Oras ng trabaho ngayon, kaya kailangan ko magtrabaho. Kaya ikaw, umalis ka na lang. Sige na. Babalik na po ako sa trabaho. Ano gusto mo? Away? Ang gusto ko makipag-ayos sa'yo po. Ano, hindi pa natin pwedeng ayusin to? Dadalaw ko lang dito sa tamang oras, ha? Naintindihan mo ako? Nakakasagapal ka dito? Bok. Oh, ayan, ma'am. May pruweba ka na. Narinig ko na rin kay Aling Rita na namatay na yung apo niya sa Amerika.
na yung pera ko? Bukas, makukuha mo na ang pera mo. Ano? Bukas? Sige, ho. Pero, ma'am, pinapaalala ko lang sa inyo. Walang dayahan. Walang laglagan. Kilala niyo ako. Kapag tinrider niyo ako, mas malaki ang mawawala sa inyo kaysa sa 5 milyong piso ko. Kailangan makontak ng lola mong Manuel na yan at makipagkita siya dito. Iwawire natin ang lola mo para ma-record ang pinag-usapan nila. Kailangan mapaamin ng lola mo na si Manuel ang nagbenta sa kakambal mo. Sige. Hinahanda ko rin ang perang hinihingi niya. Kapag nakuha niya na ang perang hinihingi niya, tsaka tayo papasok. Ako talaga, pakiusap sa iyo. Sana wag muna kayo singil sa amin. Yung amin utang 5 milyon, well, hindi ko alam kung saan ako kukuha pera para bayad sa inyo. Sino bang sumisingil? Ang iyong mama! Singil-singil sa amin kasi kailangan daw niya pera. Talaga? Para saan daw? Di ko alam. Baka daw, ma. Ma, kailangan niya daw ng 5 million pesos? Ma, anong nangyayari? Sabihin mo!